lang. Ayan, naka-record na tayo ngayon. Okay na, oo. Nakalimutan ko na naman kasi sa dami ng mga technical dida. Yes, nakalimutan ko. Oo, kasi, oo. Talagang, hindi ka perfect. Talaga. Oo. Pero ano pala, bukas pala ang sa Pala Casino ang concert ni Basil Valdez. Yes. Pero sorry na lang, hindi po kami maka-attend kasi mayroon po kaming importanteng event din na pupunta na nauna sa amin mag-imbita sa LA po yan. Sa Long Beach, California. Siyempre, ang walang iba kundi ang binibining Pilipinas Coronation Night. Okay? Ikaw, Merlin. At doon po natin makikita ang mga nagagandahang Pilipina ng represent ng USA. At doon po din natin makakasama si Gabby Concepcion, Venus Ra, at saka si Miss... Sino? Tingnan nga natin. Nakakalimot. Nakakalimot ka, Merlin. Saan ka ba nang galing? Saan ka ba nagsusuot? Mahimik ka dyan. Namimiss mo ba si Francis? Ay, naku ha. Nakakaloka. Nandiyan ba si Francis? Para akong nakanganga talaga ako sa kanya. Kaya o, tapos ako lang nakikita mo kagabing nakanganga sa kanya. Nanga. Nanga, nakanganga, pareho. Hindi, pero si OG yan, nakaganon. Bakit? Ikaw? Ay, ang pinapamaluan niya si Francis. Oh, ano si Francis? Oo, nagpapakalang ka. Si Francis. Akala ko na. Video ko talaga si OG sa akin. Kayo, tuwan-tuwa lang ako kay Francis. Hindi brown out dyan. May view. Another style. Dim light. Hindi nagbabayad ng electricity. Ay, nakikinig ngayon sila. Batiin niyo muna. Hello po, Atty. Kumusta na po kayo dyan? Hi, Atty. At saka si Ate Lu. Si Bek-Bek. Oo, parang may tumutunog. Ah, yung pala, cellphone pala ni, ano, ni Jackie ang tumutunog. And also, dun ho yung concert ni Basil Valdez sa Pala Casino, magsisimula ho ng 7 PM yan. So, yung mga hindi pa ho bumibili ng ticket ninyo, just PM me. Kung gusto nyo ho ng ticket, i-relay ho natin sa kinauukulan o kaya sa producer para para makakuha kayo ng ticket, di ba? Oo. Kasi nga alam mo ba, Jackie, na meron tayong 4 na tickets for the media. Oh, wow, social. Socialera na naman. Oo. Oo, so ang ginawa ko na lang, ibinigay ko na lang sa Radyo Pilipino America broadcaster na sila Dear Kuya Eddie. Si Ener at saka si Floor. Ewan ko ba kung sino yung kasama pa nilang isa. Apat sila. Dahil sila attorney naman ay may pupuntahan naman, may birthday silang pupuntahan. Kaya hindi din sila pwede. Sayang na hindi pupunta. Okay. So, ganun. So, para at least total, matagal na akong inaawitan ni Kuya Eddie. So, ayan na. Binigay ko na ang ano. Yung nandito. Yung inaabutan natin every Wednesday. Yung host din niya. Eddie. Or C. Yes. Ay, Eddie ba yun or Winnie? Yeah. Kuya Eddie or R.C. Ah, Kuya Eddie. Yeah. Alam mo ba yung napakasakit, Kuya Eddie? Alam mo ba yung song kaya? Oo naman. Oo nga, yun nga. So, 4 yun. So, maraming salamat sa, ano, sa mismong production ng concert. Yung concert ni ano pala yun? Concert sa Pala Casino ni Basil Valdez. At saka ano yun, napalad na rin natin, di ba? Natutulog din siya. Kasi, syempre, alam mo na, napanood na natin yun, kaya nga tayo nanood ng concert para at least hindi lang madoble. Kasi, una-unod kasi si
si Doktor, hindi natin pwede na hindihan si Doktor. Oh, yes. Almost 1 month pa lang, naka-approve na tayo sa kanya. Yes. Nakakaya naman kasi siyempre, sponsor natin sa Radyo Pilipino Amerika. Yes, that's why. Nakakaya na tanggihan natin si Doktor. Kaya imi-meet natin si Doktora doon. And also, baka Sunday, pumunta si Gabby Concepcion dito sa Radyo Pilipino. Magla-live tayo ng The Oras Special Edition. Oh, that's good naman. Yes. Dahil mukhang ang balak yata nila i-launch yung CD nila dito mismo sa Radyo Pilipino Amerika sa Linggo. Oo, siguro mga 9 p.m. So we will have a special presentation of Showbiz Watcher Radio Show. Kailangan I'm sure kaya yung mga ibang broadcaster dito nagpahayag darating din sila para makita nila si Gabby Concepcion at si Dr. Tess Mauricio. So siguro magkakaroon na tayo ng press kondo ng The Oras. Kasi parang hindi yata natuloy yung FresCon for Sunday. Kasi very short notice. Puro short notice. Kaya mukhang inurong nila. So ang mangyayari, baka yun na lang, yung pagpunta nila rito sa Radyo Pilipino America, 9 p.m. Sabi ko, welcome naman kayo. Total, nasabihan ko na rin yung mga ibang broadcasters at yung ibang media, they are also invited to see or to talk, to interview Gabby Concepcion live here in Radyo Pilipino America. Wow, punong-puno tayo dito niyan. Oo, punong-puno tayo nito. Huwag lang tayong dumugin. Pag tayo dito, babae. Yeah, pag dinumog tayo. Kaya abangan nyo po ang pagdating dito sa National City mismo sa radio station ng Radyo Pilipino America, si Mr. Gabby Concepcion at si Dr. Tess Mauricio. Kailangan ibigay mo yung address dito. Yes, kasi yung iba baka hindi pa alam yung ibang listener dito sa San Diego. Baka tapupuntahin mo ba yung mga listeners dito? Hindi. Baka si ilo-launch yun, hindi ba? Oo nga, hindi. Dito lang ilo-launch sa radio station natin. Kasi ang natin dito, limitado lang tayo rito, di ba? Hindi natin pwedeng papasukin ang lahat ng mga tao rito. Okay. Mahirap. I am very sorry. Di ba? Siguro ang mangyayari lang nito, papasukin lang natin yung mga taga-radyo at saka yung mga staff na gustong pumunta rito o kaya sila attorney pupunta rito. Of course. Okay, they are welcome. Pero yung mga listeners natin, nako, delikado kasi baka mamaya dambayin tayo rito. Maniwawa man, OG, na may dumating din. Siyempre, hindi natin, pero i-ano na lang natin. Yeah, oo. I-guide na lang natin. I-guide natin sila rito. Kahit i-assist na lang natin sila, isa sa atin na lang ang mag-assist. Para hindi naman sila ma-disappointed. Okay naman na pumunta sila rito as long as hindi lang saksakan ng dami. Kasi kasi hindi naman concert to. Kasi alam mo, Uji, ang FresCon kasi by invitation. Maski sa mag-invitation. By invitation. Hindi ka basta makapasok talaga. At saka, actually talaga, puro lang yung mga reporter or either mga media o ganun lang talaga. Wala talaga nakakahalubilo ng mga regular. Alam ko yan. Ganon yun. Basta FresCon. Kasi, doon nila yan, kasi i-write up sila. Ganon talaga yun. Kung ano ang plano nila sa ano na ito, yan talaga sinasabing FresCon talaga. As much as we would like them to accommodate yung mga listeners, but the thing is, masyadong maliit yung space natin. Yes. Diba? Hindi ganun kalaki. Pero kung ilan lang naman, mga lima lang sila ganun, pwede. Basta okay lang. Hindi naman kailangan marami-marami naman. Yes. Kasi ang pinaka-purpose kasi ni Dr. Tess Mauricio rito at saka ni Gabby is to launch the CD dito sa Radyo Pilipino America. Hindi naman po ito concert na kailangan puntahan niyo si Gabby Concepcion dito. Pwede niyo na lang pakinggan sa Radyo Pilipino America. Marinig na lang nilang boses ni Gabby or ano na sila. Happy na si Dr. Mauricio. Ano niya lang yung mga details, happy na sila. At least, alam na nila, ma-educate na sila. Yes, oo nga. Kaya,
Ewan ko, hindi ko pa alam kung ano mangyayari on Sunday kasi mag-uusap pa. Kaya pinapupunta tayo ni Dr. Tess tomorrow doon, mga 5 p.m. Mismo sa booth. Kaya maaga-aga tayong makakapunta roon. Kailangan siguro mga... 2 o'clock tayo. Alis magkita-kita na lang tayo. No, 1 o'clock. No, 2 o'clock. Na tayo. 2, 3, 4, 5. Huwag naman yung 3. Huwag yung 3. Huwag naman 3. Kasi 3, ano, 11, 12, nandito na kami ng OG. 2. Kasi pupunta pa ako dyan, Ako, 1 o'clock, I will be here. Okay. So, tsaka kukuha pa tayo ng dyaryo ng Mabuhay. Na dyan yung Mabuhay, nakita nyo naman siguro. Ay, kukuha na kayo bukas. Hindi yung kung kailan tayo alis, doon tayo kukuha. Eh, kung wala, kaya nga po, kukuha nga po. Kutusan pa ako. Kukuha nga po ng dalawa ni OG. Ayaw ba kumuha rin? Nandiyan ang picture mo, Jackie Dayo, ha? O, sinier ko na nga, hindi mo pa ba nakita yon? Ay, nakita ko na yun. Kaya, ano, nabusog kasi ako. Alam ko. Oo nga. Papost pa. Sa Bope? Saan ka pa nagpa, ano, na... Kasi sinasabing niya, yaya niya tayo. Saan? Iba naman ang kasabi. Ayun kasi, military. BFF ngayon. Oo, military yun kasi. Official siya. Tapos nagyaya. Ano pa yan, matagal na siya nagyaya. Kasi ngayon lang siya nagkaroon ng DO. Dalaga pa yan, official. Tapos, since sa Japan pa kami, kaibigan ko na siya. Mahilig talaga siya sa Pilipino OG. Okay. Ah, talaga? OG. Uh-huh. Okay, remember, dalaga pa raw. Available ka, alam ko. Official yun. Yes, hindi artificial. No, hindi. Military talaga. Yes, military. Mahilig siya sa Pilipino. Alam niyo ba si Gina Morales pala ay nasa New Jersey? Sabi ko nga, ang alam ko, dapat magkakaroon siya ng concert dito August 8, di ba sinabi ni Francis, hindi natuloy. So, that's why, sabi ko nga, baka pwede ko naman ma-interview si Gina Morales para at least, maliwanagan tayo kung ano nangyari. Sabi niya dito, OGF Cruz, I'm going back to Washington this morning, so no chance of meeting her again. Perhaps you can call or text the Fiesta America organizer, Fernando Mendez. Sino yung Fernando Mendez? Hindi ko alam. Dito ka dito yun? Hindi. Nasa New Jersey. New Jersey. Kasi mukhang nagkaroon yata ng event doon si Gina Morales ngayon sa New Jersey. So, para kasi hindi makontak-kontak ni Francis eh. Hindi nakontak daw, pero under negotiation. Oo, under negotiation. Mm-hmm. Kaya lang wala pang contact, hindi pa under negotiation, wala pa rin eh. Kasi binasabasa niya eh, mayroon na nga daw siya na ganun ka. Kaso hindi nga sila magkita-kita. Di ba sabi niya, hindi niya makausap. Walang direct contact through the manager of Gina Morales or mismo si Gina Morales, wala siyang contact. Siya lang ang may sariling papel, pero hindi niya nabibigay kay Gina. Kaya mainahabol ko nga siya. Kung wala siyang contact, bakit pinapakita niya yung 10,000 na text daw? Uy, huwag mo. 10,000 na text? 10,000 na text? Ano yun? Yung ibig niya sabihin, OJ, alam mo na. Text lang yun. Yun ang sabi niya, ganun daw ang ano, pero hindi natin alam kung ano. Huwag na natin pag-usapan yun kasi baka mamaya nakikinig si Mr. ano natin dito, napakabait pa naman na tayo. Baka daladala niya yung baston at any monument, yung mga hindi nakakaintindi sa kanya, ipokpok na lang niya. Dinner tayo, ibe-breakfast na lang tayo. Wala na kamong breakfast. Ikakaano ba yun? Ikakain tayo doon sa, ano ba yung sinasabi niya? Like, may coupon pa, ha? May coupon pa. Oo nga, natatawaga ako pag nililibre ko ni Francis. Dati kasi, ano yan eh, nililibre niya ako, may lalabas na ano yan. Coupon. Hindi totoo kasi yung coupon, kahit na sizzler, meron sila. Oo. May mga ano sa sizzler, coupon, yes.
Hindi, sa ano, pag maglilibre sa akin, ng ano, may coupon siya dala para akin. Ililibre niya ako. Ako, kinilibre kita. Kainin kita. Pagkatapos ilalabas niya yung mga coupon niya. Sabi niya, oh, yung ano lang, yung bababa. Sabi ko, kuripo. Ang bihira. Ano na? Ano na sasabi? Ayaw mo na ulit. Anong sasabihin sa'yo ni Bina Morales? Kaya ganun. Ay, lang. Alam mo, natatawa talaga ako sa'yo. Eh, Francis, nakikinig ka? Hindi nakikinig ngayon nyo. Well, nakikinig ka, Francis? Okay. Yeah. Ano lang, napapagkatuan ka lang namin, ha? Huwag kang magadali. Uh-oh. We love you. Love, love, love. Mm-mm. At saka, siyempre, yung coronation night, di ba? Ang daming magagandang babae. Ay, bongga. Bonggahan ang gamit yan. Bongga. Ano kayang susuotin ko bukas? Mag-bikini na lang din ako. Eh, oh, bagay naman sa'yo eh. Ikaw, Marlene, mag-bibikini ka rin. Ay, hindi. Bakit? Aalis na sila ng ano. Magagaling na sa kasi na binasabi ko, di ba para sa akin lang yan? Bakit minilang ito? And then after ng coronation night, syempre, yung coronation night, mamimit natin yung mga ibang reporters doon, di ba? Yes, oo. Remember, Jackie, we're still going to Cerritos na naman. Ay, ganun? Yes. Josephine Cerritos. Uh-huh. Ay, ganun. Ay, Diyos ko. Ilan na. Hindi naman natandaan yung mga invitation. Ay, oo nga. Oo, ni Josephine Cerritos. Ay, ano, may hindi ako naman tayo nito. Alam ko sa'yo kung sasaya. Aba, sabi niya, mahal, magsaya sa... Siya nga nanguna doon sa dancing floor, eh, kumakain ako. Ako, pinagbantay niyo ako lang ng gamit ninyo. Hindi na ako nakaalis doon. Nagmukha akong muchacha, naging malalay, ng dalawang lola, ako naman. Ang kasama mo ay Marty pa sa lahat. Dala-dala yung mga iniwan sa akin yung mga bag nila para ako ang magbantay. At kami ay sumayaw, sumunod. Oh, anong oras na kami naka-uwi? Kaya, oo. Kaya siguro hindi naman tayo magtatagal doon, mga isang oras lang doon. Depende. Oo. Well, isang oras lang na tayo magpakatagal dahil una-una, we will have, ibibit natin si Gabs dito at saka si, ito gabi naman yun. Gabi naman yun. So, you will have more time to rest. Mm-hmm. Okay, yun lang ho. Oo. At saka, and also, ngayon yung one-on-one interview natin ay walang iba kundi si Irma Adlawan. Okay, Irma Adlawan. Jackie, kilala mo ba si Irma Adlawan? Ano talaga siya ng mga teleserye, parang palaging role niya, nanay, o parang, you know, yeah, I know her. Hindi mo na kailangan ipakilala sa akin. Mm-hmm. Kasi ako naman, prangka naman ako, pag hindi ko kilala, OG, ipakilala mo sa akin. Kaya nga si Faith Cunete. Oo. Si Faith, kilala ko talaga. Ah, nakilala mo na nga. Hindi kilala ko talaga siya. Dahil... Betong una, sabi mo, hindi mo kilala. Eh, yung lalaki yung sinasabi mo. Ano yun? Si Faith kilala ko. Ano mo yung in-interview nyo sa ano, taga-LA? Ah, si Edgar Monday. Hindi ko na nakakilala. Kaya, nakilala nyo sa akin. Eh, ikaw naman, ano, Marlene, kilala mo ba si Irma Adlawan? Ay, naman, sa teleserye. Kasi, maraming naging teleserye yan. Hindi kasi maano kasi sa magaling siya, magaling siya, magaling siyang artista, magaling siyang umarte. At saka hindi lang naman siya sa teleserye kundi sa mga indie films. Oh, at take note, naging best actress din siya. Nanalo rin siya ng best actress sa isang award-giving body. Kaya tinawag natin siyang one of the best actresses in Philippine cinema. Yan, walang iba ho yan kundi si Irma Adlawan. Mm-mm. Magaling talaga siya, tsaka low profile lang din siya, hindi mayabang. Pero, yes, bago ang lahat, eh, kailangan na natin tawagan si attorney... sino ba kunahin natin? Si attorney muna nga tawagan natin, si attorney Valera, para at least ang magtanong tayo kay attorney Valera. Teka lang, inahanap ko rito ang ano ni attorney Valera para makausap po natin siya ng live sa ano pa sa Washington DC. Oo, dapat unahin siya kasi unahin na natin kasi ang ahead sila. Kasi hinahanap niyo, gusto ko munang batiin si Manny D. Guzman, ang tumahipo ng aking damit ngayong araw na to.
Isang dress, only 3.5 hours, Jackie. Sino yun? Manny de Guzman. Sino Manny? Yung magaling mag, ano, yung magaling na designer dito sa San Diego. Ay, yung pumunta yes. sa bahay mo? Yes. Oh. Yung nagpunta sa bahay. Oh, okay. Hi, Manny. How are you? At saka si Pinky. Oh, si Pinky. Ang aking, ano, walang hanggan. Kalaban pagdating sa mga damit. Kaaway ko yan. Paano? Lahat ng damit na sinusuot niyan, ano, Jackie, pag sinabi ko sa Facebook, huwag kang, magpo-post-post dyan. Dahil yan, pag nag-post at nagustuhan ko, hihilain ko yan sa'yo. At naman mo, nakita mo, dinala niya agad pagkasabi kong, akin na yan. Okay, tinatawagan na natin si Attorney Valera. Okay, tinatawagan na ho natin si Attorney Valera ng Migrant Heritage Commission. Okay, hello po, Attorney. Aha, ano oras na kaya? Ba siya ngayon? Hindi ko, nasa Washington D.C. siya. Pero syempre, nasa bahay na siya kasi ang oras nun is 1 o'clock na. Nakatulog na. Mm-mm. Okay, we're still waiting for Attorney Valera. Ay, ano pala? Sino ba yung kanina? Hello, Attorney. Good evening. Good evening. Oo, oh, magandang gabi sa inyo lahat yan. Yes, oo. Kumusta na? Eto, mabuti naman ho. At mukhang nagkaroon yata ng kasiyahan dyan sa bandang New Jersey. Oo, oh, nagkaroon ng kasiyahan dyan. Sayang at hindi ako bahagi doon. Dahil nandito naman ako sa Virginia Beach dahil merong 100 taon na anibersaryo naman ng isang Paris church dito na pinamumunuan ng isang Pilipinong pare, si Father Steve De Leon. Oo. Ganun pala ho. At ang nakita, ano ho ba yung ano ho, ano bang celebration ho ba yon, tungkol saan? Well, yung celebration dito, parang yan yung 100 years ng pagkatatag ng isang simbahan dito, yung Star of the Sea Parish, no? Nasa boardwalk siya ng Virginia Beach. So, isang karangalan to sa ating mga Pilipino kasi ang namumuno nito ay si Father Steve De Leon, isang Pilipinong pare. At of course, ang mahalaga rito, special guest dito, si Bishop Solis ng California. So, mamimit natin siya bukas at yung ibang mga kababayan natin. So, ang napakaganda rin dito na selebrasyon dahil halos karamihan dito puro mga puti, kung tawagin natin, mga Amerikano, no? Uh-huh. Kabilang siguro yung makikita nakabarong. Pero napakahalaga nito dahil bahagi ito ng networking din ng Migrant Heritage Commission. Maganda yan celebration na yan. Sayang nga yung kahilingan mo, OG, dahil gusto ko rin makita ulit si Vina si Vina Morales, dahil alam mo, isa ako sa tagahanga niya pero hindi natin makonek yung pakiusap mo sana, mukhang umalis na yata siya nung time na nabasa ni Gracia, yung executive director ko sa Migrant Heritage Commission, no, ma-interview niyo sana. Oo. Sayang. Kasi unang-una, Attorney, ang alam namin, dapat ay magkakaroon din siya dito sa August 8 ng concert pero hindi natuloy. Kaya nga itatanong namin kung ano ang nangyari doon sa concert na yon dito sa San Diego. May concert. Oo. Yung pala. Siguro most. Mm-hmm. Pero mamaya ho, makakausap namin si Irma Adlawan. Kilala niyo ho ba yun, Attorney? Irma Adlawan? Oo, kasama siya sa Forevermore. Forevermore. Oh, yes, of course. Oh, napakaganda nun. Oo. Wow.
Exciting pala yung guest nyo. Makakausap nyo mamaya. Oo. Si Miss Irma Adlawan, napakagaling na aktres po yan. Oo. Napakausay niyan. Ngayon ay, alam mo naman, nag-shift. Alam mo ba ngayon ang aking sinusundan ngayon, napakaganda na kwan, no? Hindi na advertising to. Napakaganda para sa mga overseas Filipinos. Yung On the Wings of Love. Yes. Kasi, istorya. Oo. Istorya siya. Istorya siya ng mga bagong dating sa Amerika, no? So, napakagandang struggles, napakagandang pagpapakita ng sakripisyo. So, hopefully, kasi parang very realistic yung pagkakaganap eh, at saka yung kanilang mga tema. At saka hindi lang yan, attorney, nagbibigay din sila ng mga tip doon kung ano ba ang buhay dito sa Amerika na dapat talaga walang magmamalasakit sa'yo kundi sarili mo lang. Kailangan marunong ka talagang lumaban dito. Ganun ang sinasabi nila. At saka yung BOG, yung elemento ng, you know, mag-struggle ka to better the life of your family, mag-sakripisyo ka, knowing fully well na alam mo na isa kang kaya nga tinatawag natin silang bayani kasi yung they have to cope with the family separation, ba? So yes. Kaya napakagandang aral. Napakagandang aral ng On the Wings of Love. So oo. Parang totoong buhay ng mga Pinoy dito sa Amerika. Mm-hmm. Ganun talaga. Oo, makaka-identify ka talaga kahit na yung navigating the immigration maze. So alam natin yan, yun ang bilang immigration lawyer, makikita mo talaga yung pagkuha ng permanent residence, but of course, mahirap lang yung halimbawang pinapasukan nila kasi halimbawa, yung mga bawal yun eh, yung mga illegal na pumasok ka ng arranged marriage, eh of course, bilang abogado, hindi natin ipapayo yun kasi may mga criminal consequences yung mga ganon. Pero pinapakita lang siguro nila kung gaano kahirap yung makakuha ng permanent residence o ma-legalize mo yung stay mo at kakapit ka sa patalim, no? Para mabuhay mo lang ang family mo sa Pilipinas or makapag-remit ka ng pera. So. At saka, attorney, ipinakita rin doon na yung pinahuhuli ng mga TNT, di ba? Nasabi, oh, huwag ka masyadong palaway, ha? Baka ipahuli ka ng kaibigan mo, yung mga galit sa'yo. Kaya nga doon, tahimik ka lang, laylo ka, you know, ayun ang pinapakita nila. Pero, tama yun eh, ang magandang aral sa mga dito sa Amerika, sana yung magtulungan, no? Yung bagong dating na immigrant, katulad ng Migrant Heritage Commission, pag may bagong dating na immigrant, pinapakita natin na bahagi ka ng ating community na hindi ka nag-insa. Kung ano man may tutulong ng Filipino-American community sa'yo, we are more than willing to assist you. Mm-hmm. Parang yun ang mensahe dapat na makuha natin at mapaabot natin sa mga bagong dating. Oo, kumbaga, hindi naman lahat dito negative. Meron namang mga Pilipino na talagang tumutulong at isa na ang grupo ng Migrant Heritage Commission. Di ba, attorney? Oo, tama yun. In fact, OG, siguro doon sa On the Wings of Love, ang gusto natin makita doon na yung mga lessons na yung mga nandito sa Amerika, they have to look beyond the balikbayan boxes. Na, in other words, looking beyond the balikbayan boxes is yung tignan din nila yung sarili nila, ang kapakanan. Hindi sapat yung tumutulong ka sa family mo kasi you have to set aside then certain money sa sarili mo, yung savings mo kasi may mga pagkakataon dyan na ikaw mismo mga mangangailangan. Yes. Tama yan, attorney. Kaya kailangan talaga eh. Huwag nating aaksayahan yung mga pinadadala dyan sa Pilipinas, di ba, na galing dito sa Amerika. Tama, oo. Pahalagahan kasi it's not America. America is not a bed of roses. So alam natin dyan yung sinasabi natin sacrifices at struggles ng isang immigrant. So dapat pangalagaan nila yung sakripisyo yan.
Lalo, aming tinutukoy ko yung mga miyembro ng pamilya ng isang OFW. Pero hindi lang dito sa Amerika yan, Ochi, no? We're also talking of yung plight ng overseas workers sa iba't ibang bansa. Pareho din kasi yan eh. Oo, pareho lang naman ang sitwasyon natin doon, lalo na pag nasa ibang bansa ka talaga, ganun talaga nangyayari. Tama. Yes. Napakalungkot. Tama, tama, oo. Attorney, ano ba ngayon ang bagong issue sa immigration? Well, as it is right now, katulad nung nabanggit natin last time sa programa mo, marami pa rin yung nakabimbin na legislations at yung executive action ngayon, hopefully, hihintayin natin yan before the end of summer na madesisyonan ng Korte Suprema, no? Ito yung expansion ng pagbibigay ng work permit or employment authorization document sa at least more than 4 million undocumented immigrants, no? Na may mga anak na US citizen. At saka yung mga nag-aaral dito, yung expanded concept, no? Kailan lang, attorney, nakita ko yata parang meron kayong kasama sa picture na nakuha niya yung pagiging US citizen niya. Sino ho ba yun? Oo. Alam mo yan, nabanggit natin yung pangalan niya, si Silvia Coronado. Very inspiring yung dinaanan niya. Inisponsor siya at nagtrabaho sa isang household. Nakuha niya yung green card niya ng matagalan. And then later on, dahil napakahaba ng paghihintay niya, 5 taon ulit, bago mag-citizen, we were able to get it. Tinulungan natin siya kasi, alam mo ba kung ilang taon na siya, OG? 74 years old na siya. So, alam mo, malilimutin na siya and everything. Naho. Pero, napakiusapan natin yung examiner na bigyan siya ng mas simple ng mga katanungan. At he was actually accommodated. So, tumataba yung puso ko sa mga ganong klase kasi na naumpisahan mo magmula nung wala siyang papeles at nagkaroon siya ng green card, tapos naging American citizen. Mm-hmm. So parang din yan sa istorya ng On the Wings of Love, di ba? Yung last episode, di ba? Yung pagkuha niya ng yung mag-arrange marriage, yun lang, illegal lang yung ginagawa niya. So, ibig sabihin, attorney, yung mga nag-a-apply for U.S. citizen, eh, kinukonsider din nila yung mga age ng mga nag-a-apply na minsan mahina na itong mga itinit. Sa mga ganong edad, OG, pwede mong i-request na hindi na sila kumuha ng history exams or yung written exams. So, konting tanong na lang. Mga 3 or 4 na tanong. Simple lang, simplified. Aha. Kasi nakita nila yung sakripisyo ng isang green card holder. So, this is it. Sabi nila na wala ka namang criminal conviction at malaki din ang naitulong mo sa mga American family bilang caregiver. So, isa ka sa mga assets din ng US, kumbaga, no? In terms of yung sectors ng mga caregiver. So, napakagandang halimbawa yan. Attorney, ganun din kasi ba? Kasi katulad ng okay, attorney. Well, katulad nga nung nababanggit natin, inuulit ko lang kasi yung kwan, no? Kasi alam mo, nagkaroon na ako ng obsession sa mga sa mga teleserya ng TFC dahil napakagandang aral ang mga dinudulot, no? Oo nga. So, correct ko yan yung sinasabi nyo. Yeah, yes. Kole ko nga yung sinasabi nyo, kahit ako, tinatamaan din ako rin sa yung napanood ko nung minsan. Isang beses ko palang napanood ho yun nang pumunta ako sa isang bahay na may na pinuntahan namin. Isang broadcaster. Yun, napanood ko nga ho yun isang beses. Yeah, Memorial lesson. Pag-uwi ko nga sa Pilipinas, OG, nag-set ako na ma-meet ko yung cast eh.
On the Wings of Love. So, wow. kakausapin ko na si Ma'am Charo. Aha. Kailan ho kayo uwi, attorney? Kailan ho kayo uwi? Next month ang uwi ko kasi may mga maselan na mga cases ako doon. And I will be assisting these individuals para makuha nila yung, may pasa nila yung kanilang interview sa US Embassy, no? Ah, I see. Yung kanina sinasabi, and isa rin na, and isa pa yung aming pagbibigay ng tulong sa Carigara Leyte, may mga scholar sa Migrant Heritage Commission doon, yung tinatawag nating scholar ng bayan, para bisitahin naman nila na bisitahin namin na yung mga donasyon naman ng binibigay ng ating community ay napupunta sa 100%, napupunta sa dapat puntahan. Saan yun na, Atty. Carigara Leyte yun, di ba? Oo, sa Carigara Leyte yan. Alam mo, meron na kaming mga 35 na scholars dyan. Anong organization po yun doon? Kasi pag uwi ko sa Pilipinas, bisitahin ko ma-interview man lamang para at least... Oo. Yeah, napaganda nun. Hindi, ang gagawin mo lang, kumunek ka lang doon sa kay Mayor Honesto Ong kasi nakalink ang Migrant Heritage Commission doon, yung local government nila para masigurado natin yung monitoring malaman kung sino talaga yung napilit. So pagpunta mo doon, kausapin mo lang yung si Mayor Honesto Ong and then definitely bibigyan ka ng pagkakataon na ma-interview mo. Ay, oo. Sige, pag, bago ako malis, attorney, i-PPM kita para ma-aware din sila sa akin. Oo. And then ang gagawin ko siguro rin, ipopost ko ulit sa Facebook yung mga interview namin sa kanila at saka yung mga mensahe nila sa Filipino American community sa Amerika. Maganda yun, attorney, oo. Kasi kung ano man po, rin ipaparite up ko sa Pilipinas po na ang ano nyo, isang organization nyo na malaki dyan sa inyong banda, ipaparite up ko din yan sa ano. Ay nako, alam mo, maraming salamat. Alam mo ba na napakahalaga nitong ganitong klaseng network kasi yung may paabot mo man lang dito sa Filipino-American community, yung ganitong mga kalagayan at mag-create ka ng educational opportunities sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naghihirap at nagdadarahog, na walang kakayanan yung mga magulang nila na gastusan yung pag-aaral nila. Oo naman, attorney, kasi maganda talaga yan. Kasi malay mo, yung ibang walang alam na taga doon sa Carigara, so kung nalalaman nila ng ganung situation, baka marami pa magdodonate po. Totoo yan. And at the same time, just remember na ang tanging yaman natin o isa sa yaman ng bansang Pilipinas, alam mo, bukod sa musika, kasi meron tayong unique talent, mga Filipinos, na kahit saan lugar, kahit saan barangay dyan, merong lumalabas na mga golden voice o bagong tinig na we can be proud of. Ganon din yan sa edukasyon. Given the right openness and opportunity, so we can produce scientists, we can produce nurses, teachers, lawyers, doctors, at iba't ibang service sectors dito sa mga kabayanan na i-sponsor natin as scholars. So, yung hinihingi natin sa mga nakikinig, suportahan nila yung scholar ng bayan ng Migrant Heritage Commission. Kung interested sila, tumawag sila sa Migrant Heritage Commission or mag-email sa migrantheritage@gmail.com kung gusto nila mag-sponsor ng scholar ng bayan. Oo, Ator, kasi nagkaroon ako yan ng experience kasi nung during college kami, mayroon talaga organization from abroad, tapos in-invite ang katuloy ng dance troupe, so that is during my college regime. So mayroon talaga, so if makaptured ko yan sila at saka yung mayor, so I think maganda itong project na susunod na makatulong ako sa inyo. Tama, and thank you. At dapat din, ma-replicate yan, masundan sa iba't ibang probinsya rin ng Leyte, yes, no? Correct, attorney. Kahit unahin na lang yung mga sinalanta ng super typhoon na yan. Kasi marami ka talagang matutulungan. Ibig sabihin, umaapaw
yung tinatawag natin ng mga nangangailangan ng tulong na dapat sagutan natin. At kahit papano, kung ano man yung maiaambag ng Filipino-American community, kung ang proyekto halimbawa ng isang organization is medical mission, tayo naman dun sa edukasyon. Yes, that is really good, attorney. Attorney, mga ilan ba mga estudyante niyo dyan na pinag-aaral ng Migrant Heritage Commission? Well, nagsimula lang yan nung aftermath ng Typhoon Haiyan. So, as of now, meron na kaming 35 na eskolar ng bayan. Wow! Full-time students to sa iba't ibang colleges, no? Mm-hmm. Talagang tatamaan ka dun sa mga mensahe nila eh. At yan, may mga criteria yan, sinuri namin kung sino talaga yung deserving ng mga estudyante. Lalo pa magpa-aral ng college, talagang malaking gastusin ho yan, pero nakaya ng Migrant Heritage Commission. Well, dahil naman sa pagtulong ng ating nakakaraming Philam community dito sa Metropolitan DC at sa iba't ibang states, no? Dahil naniniwala sila sa ganitong programa, and masaya kami na maraming nagdo-donate at sagutin, halimbawa ang isang scholar ng bayan. Mabuti naman yan, attorney, na daritso ba yung donation talagang straight to that person or whatever, yung isang organization po rin doon. Kasi may... Oo, diretso yan. At saka yung, halimbawa yung dinonate mo na $100 or $50, walang bawas yun, diretso yun. 100% doon yun sa estudyante. That's good. Kasi alam mo naman ngayon, yes, diba, Yolanda, ang laki ng corruption, diba? Alam natin lahat yun. Alam natin yan. Kaya nga yung law office ko din, I wanted to make sure na nagdo-donate din ako sa Migrant Heritage Commission bilang bahagi ng pagtulong ng law offices ko. Mm-hmm. Wow, yes. Attorney, meron nag-text dito. Sabi niya, attorney, senior citizen ho ako at 7 years na akong nandito sa Amerika. Natatakot akong kumuha ng U.S. citizenship exam. Ang age ko ay 81 years old. Ano ho ang mapapayo niyo dyan, attorney? Nako, may exempt yan. Lalo na kung sa mga ganyang klaseng edad at malilimutin halimbawa, mm-hmm, pwede ka makakuha ng medical certification, pwede namin tulungan siya, at magiging simplified yung kanyang interview. In fact, pwede nga siya magdala ng interpreter doon sa loob ng interviewing office doon sa USINS. So, tandaan natin na pag umidad ka ng ganyan, mas maluwag yung pagkuha mo ng citizenship dito sa Amerika. So, wala na hong exam yan, attorney? Oo, wala nang exam yan. Basta masagot niya lang yung pangalan niya, yung address niya. Ay, yung dali-dali pala. Ang dali-dali pala, no? Kasi hindi na mabibigyan. Ano? Ang dali-dali lang pala sagutan niya kung ganun lang ang tatanong sa mga senior citizen. Oo, madali. Oo. Yung kinukwento ko nga na na-post sa Facebook, alam mo, ang tinalong lang sa kanya, sino ang president ng US? So, masasagot mo na yun. Oo. Sino ang vice president, tapos anong title ng US National Anthem. Pagkatapos ng tatlo, nasagot niya, tapos na, pasado na siya. Ganun ang katali talaga. Oo, kasi merong tanda natin na very generous din ang USINS, very even sila. Yung accommodation na binibigay nila sa ating mga elderly. Tama yan, sa senior citizen. Ganun pala kaluwag sila at maunawain. Oo, ganun kaluwag. Kaya yung nag-text dyan, OG, kung makakatawag siya sa Migrant Heritage Commission, ililit namin sila kung paano ang gagawin at paano mag-apply. Oo, at gagawin niya. Para at least so, makakuha siya ng... Siyempre, may mga benefits yan, lalo na kung senior citizen na ho kayo, di ba?
Alam mo bang, just to let you know, dahil sa istasyon nyo eh, kaya lang yung iba hindi nag-i-email doon sa kwan. Hindi na nag-i-email sa Migrant Heritage Commission. Nag-Facebook sila, napakinggan po namin kayo sa Radio America, so ito po yung tanong namin. Diretso na sa Facebook eh. Kasi yun na daw uso ngayon, kaya nga eh, sabi ko, diretso sa Facebook, wala lang email to, sabi. Kaya natutuwa ako sa mga ganun, kaya lang, meron kayong listener, hindi ko nababanggitin yung pangalan, kung nakikinig siya ulit, alam niya yon. Kasi tanong siya na napakahaba, hanggang umabot siya na napakahabang chismis, kung nakikinig ka man sa susunod na Facebook mo, sasabutin ko lahat ng chismis na sinabi mo, okay? kaya maganda yan eh. Nakakatuwa siya eh. Nakakatuwa. At saka at least nakikinig sila dito sa Radyo Pilipino America. Alam pa, pakinggan nila. Hindi, nakikinig talaga. Nakikinig sila. Kaya nga kahit na hopefully habang dumadami yung mga nakikinig sa inyo, yun lang, kinakailangan maging kwan din ako. Ano ba yung tawag doon? Kailangan balikan ko yung mga dyaryo sa Pilipinas magmula sa liwayway siguro hanggang comics kasi ang daming chismis eh. Oo nga ho, ang daming chismis. Nakakatuwa yung mga listeners nyo kasi very serious sila. Very open sila ngayon na magtanong sa immigration. And then of course, naintindihan natin yung pagmamalasakit nila din sa ibang tao, so napakasaya ng mga ganong tanong. Kaya naman, attorney, biro nyo, anong oras na dyan is 1:56 a.m. na ho dyan, di ba? Talagang gising pa rin ho si attorney Arnedo Valera. Ang laki ng talagang... Ay, salamat. Sanay na ako sa ganitong pagpupuyat basta sa istasyon nyo at makatulong. So, malaking karangalan sa akin yun, nakakatabaan ng puso yun. So, yun ang mga priceless. Yung magbigay ka ng payo na makatulong ka and merong effect doon sa nakikinig. Amen! Attorney, para sa akin, ang tanong ko lang ha, kung siyempre US citizens ako kasi matagal ako sa Japan, so how many years pa ba petition ng kapatid? Kasi noong 15 years, di ba? Ngayon, how many years pa? Well, ito yung mga nilalaban namin kasi yung Pilipinas, siya lang ang bansa na ang waiting period sa mga siblings o kapatid, is siya ang pinakamahaba. So inaabot ka ng 20 years. Kung may 15 years kang inantay, may bubunuin ka pang 5 taon o 6 na taon. Kasi noon, yung nag-apply ako ng sa US citizens, tinanong ko 'yan sa immigration, sabi nila 15 years. Then 15 years na ako doon na station kami sa Japan, pero dahil nagbabago kasi yung priority date. It's been a long nagbabago time. Siya, minsan hindi siya tumatakbo. Ay, ang tagal pala, no? Matagal siya dahil, just to let you know, na ang nag-determine kung kailan bibilis yan is Department of State. Hindi immigration, no? Department of State. Sila yung nagsiset ng quota, lalo na sa family petitions. Oh. So, ibig niyo sabihin, ang pinakamatagal yung pag-aantay ng mga Pilipino compared sa ibang bansa? Oo. Well, ang rational nila doon siguro dahil alam nila na marami ang Pilipino siguro rito. Ganun ho ba yun? Kahit na sa employment-based, yung retrogression or yung pag-atras ng priority date, nakakaranas ngayon ang bansang Pilipinas ng retrogression ng visa na mas matagal. Despite yung nababalitaan natin na pagbibigay ng immigrant benefits sa mga Pilipino World War II veterans, yung mga ganun. Ay, salamat po sa info, attorney, kasi yan talagang importante sa akin kasi it's been a long time na hindi ko talaga alam yung proseso talaga na 15 years, 20 years. Right, Kaya nga, by the way, inaantay din natin na magiging bahagi ng executive action na yung mga pinitisyonan ng kapatid to kapatid, mapayagan naman sila makapasyal dito on a special visa.
Okay. O kahit temporary man lang na nakadalaw sila. Kasi yan, sinasagot yan ng comprehensive immigration reform na hindi pa napapasa, pero dahil hindi pa siya napapasa, so hopefully, gamutin yan through executive action ni President Obama. Mm-hmm. Ganun pala yan. Okay. Aha. By the way, attorney, last few words para sa mga listeners natin dito sa Radyo Pilipino Amerika, ilalo na yung mga nasa mga Pinoy na nandito ho sa Amerika na may problema sa immigration. Yes, para sa ating mga nakikinig no, sa Radyo Amerika, so sana maka, kung meron kayong mga legal questions or may mga tanong kayo tungkol sa immigration or discrimination, huwag po kayong makatubili na tawagan kami. Mag-email po kayo sa migrantheritage@gmail.com or tumawag po sa opisina ng Migrant Heritage Commission 703-273-1196. Dial 0 po kayo at ikokonekta po kayo sa legal coordinator namin or sino man yung mga volunteers na nandoon sa opisina ng Migrant Heritage Commission. Nandito po kami para tumulong sa ating mga migranteng Pilipino at sa pagtulong na yan ay inaasahan po naman namin na magkakaroon tayo ng matibay na kamalayan at future later on na maging secure tayo sa inyong estado rito sa Amerika. Okay, thank you very much ho, Attorney Arnedo Valera ng Migrant Heritage Commission. Thank you po, Attorney. Thank you at maraming salamat sa inyo lahat. Good morning. So, ulitin, and God bless all of you. Okay, thank you very much. Bye-bye. Okay, salamat. Bye-bye. Okay, yes. Yes, yan po si Attorney Arnedo Valera. Magpatugtog muna po tayo. Thank you, Mark Love. Dalawa kayo sa publiko at ako ngayon
aking kasaysayan. Oh, sayang, sayang, huling dumating sa buhay ko to show tela, kapatay lang natin yung ano natin. Aha. Okay. So it's time for us to call Irma Adlawan. Irma. Si Miss Irma. Irma Adlawan. Adlawan. Di ba Adlawan? Adlawan. Adlawan? Mm-hmm. Oh, kanya-kanya lang ang pronunciation niyo. Kanya-kanya lang, pero alam ko kasi ako kasi Isaya Mangjud. Pero, oo nga, pero pag binabasa pangalan nila, Pilipino nagbabasa rito, di ba? Adlawan. Hindi parang Bisaya ang pangalan. Kasi yung sakit mo, kanya-kanya tayo, hindi, ibig sabihin, hindi naman po. Tawagan na natin. Tawagan na natin, oo. Go na natin. It's more like from Binger. Mm-mm. Pero pag binabasa naman dito sa, ano, di ba, ano siya? Pilipinong basa, hindi lang Bisayang basa. Okay, tawagan na natin siya. Ayan na. Ikaw na naman na nakita. Hindi, sabi niya kanya-kanya tayo. Okay, ano na tayo ngayon? At tinatawagan na natin. Sige, si Miss Irma. Hello po, Miss Irma Adlawan. Hello, good afternoon po dyan, Miss Irma Adlawan. Welcome po sa Radyo Pilipino Amerika dito sa San Diego, California. Live na live po kayo nadidinig rito. Nag-iisang radyo. Hello everyone, good afternoon here. I guess it's good evening there. Okay. Yes, ang oras po rito is 11:10 p.m. Siyam-siyam. Wow! Oho, first... Magandang gabi. Oho, at saka at the same time, nadidinig din ho tayo sa buong mundo, pati na sa Pilipinas, dahil through cellphone, using our application ng Radyo Pilipino America. Oho. Wow, that's nice to hear. At saka, kung mabibisit nyo ho ang Facebook ng Radyo Pilipino America, makikita nyo ho yung banner na ginawa ho namin para sa guesting nyo rito. Ay, talaga? Oho. So sad, wala akong Facebook. Sayang. At saka, ano ho, inattach ko ho sa Viber ninyo yung banner na nilabas namin dito sa Facebook. I will check. Yeah. Salamat, maraming salamat. Oho. Kaya ang balita nga ho namin, isa kayo sa pinakamagaling na aktres dyan sa Pilipinas. Nakakahiya. Salamat na lang. Nahiya ako doon. Ito naman po, Miss Irma. Ang inyong umarte. By the way, Miss Irma, kasama ko ho ang dalawang co-host ko rito, si Merly at saka si Jackie ho, na kasama ko dito. Hi, how are you? Hi, Merly. Hi, Jackie. How are you? I'm okay. I'm doing okay. I hope you are too. Okay, we're doing fine, Miss Irma. Yes, oo. That's good to know. Interview ngayon. Oo. Ay, no problem. Miss Irma, ilan na ho ba ang napanalunan yung best actress? Nagulat naman ako dun sa question. Ano po, tawag dito? Wala po, sa Sinimalaya lang po. Mga nominations in the other
major giving bodies sa Pilipinas, pero sa Cinemalaya pa lang po ako pinapalan ng award. Kasi oh, marami nagsasabi na, oh, nako, napakagaling umarte niyang guest niyo ngayon, yung si Miss Irma Adlawan. Naku, salamat naman po kahit papano. mas okay na po yung may naibibigay ako sa kanila. Paano ho nyo ho ba napasok ang show business? Paano ho kayo nagsimula? Nagsimula kasi po ako sa theater sa university. Tapos, pagkatapos ko po sa university, nag-professional theater po ako sa Cultural Center of the Philippines, yung dramatic group nila na Tanghalang Pilipino. And then, after Tanghalang Pilipino po, ang actually nagpalakas ng loob sa akin na pumasok sa showbiz ay ang good friend ko po na si Ricky Davao. Sabi niya sa akin, sige na, susuportahan kita, sabi niya ngayon. Basta mag-guest ka dun sa show ko, I think that was Calvento Files before. Mag-guest ka, sabi niya, hindi kita papabayaan, huwag kang matakot, sabi niya ganon. So yun, that started the business na nag-TV muna ako, tapos pumasok na yung pelikula, tapos yun na, dalidiretso na siya. Ano ho yung unang TV show na napasok niyo ho? Actually, ang unang-unang TV show na napasok ko was si Ben Cervantes pa ang nag-direct nito, pero yung noong ginagawa pa yung mga soap sa loob lang ng studio, nakalimutan ko yung pangalan na, Ang Kan. Mm-hmm. Tapos, after that, yun na, kay Ricky na ako nagsimula as a guest sa Calvento Files series. Tapos, after that, yun, dire-diretso na yung mga guesting na nakilala ako ng iba, tapos natatawagan na ako, tapos yun, ganun yung story, long and short of it. Mm-hmm. Bali, ano naman ho ang unang-unang yung pelikula na nagawa? Naku, yan na hindi ko naman alam. Sabi ko nga, dati kasi, pag sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, oh, kasama ka pala, nakita ko yung pangalan mo, kasama ka pala doon sa isang pelikula. Sabi ko, ay hindi, sabi ko gano'n. So, huwag kang pipikit ha, pag nanood ka ng pelikula, baka mamiss mo ako, kapiraso lang yun, sabi ko gano'n. Hindi ko na matandaan actually kung anong unang-una kong ginawang pelikula. Kasi usually, nung mga ginawa kong mga pelikula, mga yung kaibigan ng best friend ng bida. Doon ako sa ganung doon ako nagsimula sa level na ganun. Until na yung the boom of the independent cinema. Then doon na lang kami nabigyan ng pagkakataon to really be part of a major part of the film. Ganun ba? Ganun ho pala. Ano ho yung pinakamahirap na very challenging role ang nagampanan nyo na ho so far? Okay. Siguro, lahat naman ang ginagawa ko, somehow meron silang hinihingi sa akin na hindi ko na pa usually nagagawa pa. So, but the recent one na nagawa ko na medyo talagang hindi ako natutulog kasi nag-aaral was yung transit na ginawa namin sa Israel. So, kailangan ko matutong mag-Hebrew. So, kasi nagsasalita kami ng Hebrew doon sa pelikula. So, kailangan Hebrew na mukhang marunong talagang mag-Hebrew. So, medyo talagang very foreign ng sounding ng Hebrew language. So, medyo yun. Lagi akong, hindi ako makatulog hanggat hindi ko ma-memorize yung mga linya ko, yung mga ganun. Until the time na nagpunta kami sa Israel to film the movie. Miss Irma, yan ba ho ba ang tunay niyong pangalan? Irma Adlawan? At taga saan yes ho po kayo? Yes po. Taga saan ho yung yes Adlawan? Po. Ang tatay ko po ay Cebuano. ang nanay ko po ay taga Cavite. So, marunong ka mag-Cebuano, Miss
Hindi po kami tinuruan ng tatay ko. Yun po ang sama ng loob ko. Pero nakakaintindi po ako ng konti ng Bisaya. Jutay. Parang alam na iba na yung jutay. A little bit. Bakit to hindi napalitan ng pangalan ninyo at nanatiling adlawan? Parang kakaiba ho kasi ang pangalan ninyo. Actually, kasi diba dati, nung pag meron silang, pag merong mga artista na pumapasok na, na hindi maganda yung sounding or hindi catchy yung name, usually yun yung mga binibuild up nila to become stars. So, since ako naman did not start as ganon. So, noong pinasok ko na yung daigdig ng pelikula at telebisyon, hindi na nila ako kinailangan pang pangalanan. So, kumbaga parang, oh, yun ang pangalan niya, di yun ang pangalan niya, okay, yun na. So, I didn't change it anymore. Yun na yun. Ganun ho pala ang nangyari. Yes. At marami ho ang humanga sa inyo sa Forevermore na teleserye. Salamat, salamat. Masayang-masaya ang aming buong pamilya doon sa Forever. Parang kami talagang pamilya na doon. Kasi doon na kami nakatira. So, at saka Miss Irma Adlawan, ano ho yung pelikulang napanalunan nyo sa Cinemalaya? Yung Transit po. Transit po. Ano yung role niyo roon sa Transit? Bali mga OFWs po kami. Meron akong anak out of sa foreigner na Israeli na hindi ko madala sa Pilipinas kasi baka hindi na kami makabalik ng Israel. So during that time, yung pelikula kasi somehow merong truth to the information na merong pinasa na law ang Israel na lahat ng bata 5 years old and below kung hindi galing sa isang Israeli mother, mm-hmm, is not considered an Israeli, so they need to be deported. So for the longest time, I think maraming Pilipino po sa Israel eh. A lot of Filipinos and yung lahat ng mga foreigners doon, tinatago po nila yung mga anak nila hanggang sa makapas ng 5 years old. Kasi kung 5 years old lang siya, nakita sila kahit sa park, kahit naglalakad lang sa daan, pipikapin niya yun ng law enforcement, tapos i-deport right there and then. Yun po yung law na pinasa nila sa yun po yung law na pinasa noon na hanggang ngayon actually, kaya lang mas lenient na ng konti ngayon, hindi katulad nung unang-unang ipinasa yun na talagang takot na takot lahat ng mga aliens doon sa alien citizen doon sa Israel kasi talagang tinatanggal nila lahat ng bata. So, ibig sabihin, pag tinanggal mo yung anak, wala, hindi mo siya makakasama kasi nagtatrabaho ka. So, yun po yung ano namin. Yun yung role ko. Isa ako sa mga nanay na natatakot na dahil wala rin akong papeles, paso na yung papeles ko. So, TNT ako sa Israel. Yun yung role na ginagampanan. Sino yung mga tinalo niyo roon sa Best Actress? Hindi ko na matandaan. Pagpasensyahan ako, senior moment. Okay. Miss Irma, may tanong ako sa'yo. Yes po. Si Jackie po ito. Ilan Jackie, hi Jackie. Ilan na po ang nagawa mo sa indie film? Okay. Siguro so far, more than 10, I think. More than 10 films. I think, yun, mga ganun, more than 10. Hindi na nagbibilang. Anong pinaka-best mo doon na yung sample na indie film mo? Anong pinaka-best mo doon na memorable? Marami naman po akong memorable experiences sa bawat pelikula na gawin ko. Like yung
yung last film ng Panggagahasa kay Fe before 5 years ago, nadulas ako na akala ko na bali yung buto ko. So nadulas ako pagtakbo ko dun sa eksena, nadulas ako. So akala nila, so na-stop lahat. So hiyang-hiya din ako sa kanila kasi naka-lock-in kami sa Pampanga, so they had to stop and we all had to go home kasi para magpagaling ako dahil hindi ako makalakad. Pero bugbog lang naman, thank God. Tapos, ito nga, yung transit, tapos yung mga iba pa, memorable because of the people that I worked with dyan and the friends that I created. So, bawat pelikula naman, merong natatanging memory na naiiwan sa akin. That's really good. Yung ano yun na, that is the end film or that is Alin po? Edna, that is your time. Ah, yes. Yeah, yung Edna. Yes, opo. Ano ang Edna, role mo opo. Doon? Oo, anong role mo doon? Ha? Yung Edna po ay OFW din. Oo. Pero this time around, ang tinatakil niya, more psychological. Ang gist ng storya namin, ano ba kaya ang tunay na nangyayari doon sa mga taong umaalis ng bansa at naiiwang mag-isa sa isang foreign land? Tapos pagbalik niya dito sa Pilipinas, pagbalik niya sa home country niya, imbis na ang dadat na niya ay mga taong magmamahal sa kanya, ay mga taong ginagamit lang siya kasi may pera siya. Parang ganon. So, psychologically, may psychological effect somehow ito, lalong-lalo na dun sa mga babae na umaalis na hindi mo alam kung meron bang bad experience na naranasan abroad na hindi nila masabi o tiniis lang nila dahil kailangan nila magtrabaho. So, anong nangyayari sa kanila? Ganun po. Parang more of a wake-up. Yung film is more of a wake-up call sa mga kababayan natin na naiiwan dito na hindi ganoon kadali magtrabaho pag nasa ibang bansa ka. Totoo yan. Dahil malayo ka sa pamilya mo. Tama po? Yes, tama yun. Saan yung, saan ang filming yun? Saan ginagap yun yung film? Tagaytay lang po kami kasi ang pelikula nagsimula sa pagbalik. Pagbalik ni Edna. Galing sa ibang bansa. Okay, salamat po. Oh, salamat din, Jackie. Good afternoon, Miss Emma. Ako po si Merlene Reeves. Isa pang po. Hi, Merlene. Hi. Ang tanong ko lang po ay, ano naman po yung, diba, kami nga pong mga nanonood dun sa Forevermore, talagang hangang-hanga po kami sa inyo. Ano naman ay, po, salamat po. Ano naman po ang naramdaman ninyo noong nasabing magtatapos na po ang Forevermore? Siyempre po, nalungkot kami kasi dahil iba pong, dami ko nang nagawang soap before Forevermore. But this time around, nung unang araw namin nagkita-kita para magtrabaho, iba na yung dating ng lahat ng tao. So parang wala. Kasi usually, yung banding, iba po. Usually kasi yan, lalo na pag may mga big stars na mga medyo may mga edad na o yung mga ano pa, basta may big stars, medyo may aloofness na nararamdaman pagdating mo sa set kasi stars sila. Opo. I mean, quote-unquote, di ba? Quote-unquote, stars. So, hindi mo naman pwedeng alisin sa kanila yon dahil they earned that. So, sometimes yung being stars, minsan, gets in the way of you knowing somebody. But this time, in this song, pagdating namin, alam mo yun, kahit si Joey Marquez na Joey Marquez na. Opo. Wala siyang ganun ere na Joey Marquez ako. Excuse me? Yes. Wala siyang ganun. Opo. Wala siyang ganun. Especially kami na nasa La Presa. Opo. So, unang araw pa lang namin, parang alam mo yun, nagkakapaan dahil hindi magkakakilanlan. Pero,
Pero magaan agad yung pakiramdam namin sa isa't isa. So, yung na-create namin na samahan, yung na-create namin na kung ano man yun, syempre parang nakakalungkot kasi parang, oh, it has to come to an end. And everything comes to an end. So, pero up to now naman, we keep in touch. We, so, yes. It was a very, 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 very good experience for me. I don't know for them, but for me, it was. Yes, kasi po, ang ganda ng tandem ninyo ni Joey Marquez. Thank you. Ano naman ang gabi po nito? Ay, dalawa po. Kaming dalawa ni Chong, si opo. Chong. Madalas akong galitin yan. Kasi gustong-gusto niya pag yung nag-ano na ako, nagdi-discussion na kami. Gusto niya akong pinupok-pok. Kasi gusto niya ang nagdi-discussion kami. But I love that man. I love him so much. He's such a good friend. Opo. Isa pa po. Ano naman yes, po ang next teleserye ninyong mapapanood namin? In the works pa po lahat so wala pa pong final. Pero magsisimula na soon. That's good. Ito pa po, personal lang po. Ano po? Okay po! Love life ninyo, may asawa o may asawa kay anak na po kayo? Siyempre, pag love life, iba ang tawa. Tumawa kasi nadadala po ako, Mr. Ma. Ganyan na ganyan yung pinsan ko. Apat na po ang anak ko, tatlong babae. Tatlong babae, isang lalaki. Yung pong tatlong babae, nagtatrabaho na lahat. Opo. Yung isa po, mag-aasawa na. Opo. Tapos, yung bunso ko po, medyo malaki po kasi ang gap from the third girl na anak ko So, nasa high school pa lang po. Tinatanong ko po kasi isa po akong humahanga sa inyo sa pag-arte. Ay, thank you, Marlene. Thank you. Thank you. Yes, Miss Irma, ito po ulit si OG Cruz. OG. Itatanong ko lang, na i-intimidate pa rin ba kayo sa mga ibang senior stars or actresses? Kung meron, sino ho ang mga yon? Actually, pagka ako naman pag ako magtatrabaho, pag pumasok ako or pumunta ako sa taping o sa pelikula, ang mindset ko, magtatrabaho ako. Kaya ayaw mo sa akin. Hindi mo ako gusto, wala akong magagawa. Binabayaran nila ako dito para magtrabaho. So sa akin, I will not let them intimidate me. Parang sa akin, so long as you don't let me, you don't hurt me, you don't know, okay lang. If that's how you are. Sino ho sa mga kasamahan ninyo o nakasama nyo na masasabi nyo napakagaling na aktres o aktor? Okay. Marami na si Gina Alahar, who's now a very good friend. Of course, Ricky. I love John Lloyd and I love Bea. I love John Lloyd, really. Not only is John Lloyd a good actor, but his aura as a person. Yeah, he have a good heart. Yes, he is. So, natatangi talaga yan sa akin. Sino ba ang mga nakatrabaho ko? Coco Martin is also, I haven't worked with him for a long time, but the last time I saw him, nung big star na siya, kasi magkakilala na kami nung struggling actor pa lang siya, and we're both doing independent films Pero nung nakatrabaho ko ulit siya, na Coco Martin na siya, natuwa ako kasi ganun pa rin siya. Mahiyain pa rin, tahimik lang rin, napaka down to earth pa rin. So natuwa ako.
natuwa ako na ganun pa rin siya, hindi siya nagbago. So, but it's been years since the last time I saw him. I'm supposed to do a project with him, hindi ko palang alam kung matutuloy. Sana matuloy para magkita ulit kami. So, ayun. Liza and Enrique are like children to me dahil sa pinagsamahan namin. So, yun. Marami pa siguro kung alam kong magagaling na napaka. It skipped my mind. Senior moment. Pasensya na. Uh-huh. Pero Miss Irma, meron ho ba kayong mga favorite actresses or favorite actor? O maring hindi nyo pa sila nakakasama pero dati pa yung favorite na nyo na sila. Actually, lumaki ako wanting to work with Nora, but I haven't worked with her. Mm-hmm. So, yun, I want to work with her. Si Nora Honor. Si Nora, Noranyan so kayo, ibig sabihin. Parang. Parang. Ano ho ang pinakamagandang pelikulang napanood nyo kay Nora Honor? Gusto ko yung Tatlong Taong Walang Diyos. Aba, Tatlong Taong Walang Diyos. Tatlong Taong Walang Diyos. Aside from the fact that because Mario O'Hara yon. Yon. Mm. Mario O'Hara din. Bakit niyo nagustuhan o naging favorite si Nora Honor? Ano ho meron kay Nora Honor? For me kasi napaka-subtle niya eh. Subtle yung acting niya. Hindi niya kailangan ng hysteria. Hindi niya kailangan umangal-ngal pag umiiyak. Hindi niya kailangan laging sumisigaw. So, yung subtlety ng yung mata lang na gumagalaw, which is very important in cinema eh. Which is very different in theater. Kasi ang mata niya, buhay na buhay eh. Alam mo yun, yung sa mata mo pa lang, alam mo na, hindi kahit hindi siya gumalaw, alam mo na kung anong nangyayari sa kanya eh. So, yun. Mm-mm. Na-meet niyo na ho ba si Nora Honor in person o hindi pa ho? Yes, na-meet ko na siya. Oh, na-meet ko na siya sa ano, sa CCP. Napakamahiyain. Mahiyain? Ganun pala yes. Si Nora Honor mahiyain. Buti ho, hindi kayo nahiya kay Nora Honor na nga. Nagkahiyaan ho ba kayo sa pagkikita o hindi naman? Hindi naman po. Inano ko lang, hi, ganun lang. Pinakilala naman kami. So, yan. Yeah. Ano ho ang nakuha nyo o natutunan nyo sa panonood ng pelikula ni Nora Honor para gumaling na aktres ho kayo? Well, actually kasi yung bumalik din, babalik din ako dun sa subtlety eh. Alam mo yun, yung kailangan hindi, minsan hindi mo naman kailangan sabihin lahat kung anong nararamdaman mo, kailangan mo ipakita. So, ganun. Ganun ho pala. Ano, ano ho ba ang pagkakaiba ng pag-arte sa in the film compare or versus sa mga mainstream na pelikula? Well, actually, wala namang pagkakaiba. Kasi when you do, kapag umaarte ka, ang lagi mo namang kailangang i-hit ay yung katotohanan. So, whether mapunta ka sa indie or mapunta ka sa mainstream, pareho pa rin yung process mo as an actor. Ang kailangan mong ipakita yung totoo. Yung totoong nararamdaman mo, yung totoong totoo lahat ang nang gagaling sa iyo. Pagkakaiba nga lang talaga, malaki yung budget nila kasi independent. Mas marami silang pera, yun lang. Sa mga malalaking production ho, mas malalaki ang pera. Yes, oo. Oh, yes. Kasi ano sila eh, box office sila eh. So, yeah. Lalo na ho sa mga teleserye rin dahil matagal ho yan. I know. Oo, maraming ano dyan. Maraming gastos dyan sa isang araw. Ang laki ng ginagastos nila dahil sa ilaw, sa mga tao, sa lugar. So, yung gastos talaga medyo yun.
Miss Irma, meron pa ho ba kayong role na gustong-gustong gampanan na hindi nyo pa nagagampanan? Ha? Siguro, isip ko yun. Siguro, schizophrenic person, yung mga 16 na personalities in one person. Wow! Hirap nun! Pero may ganun, di ba? 16 na lumalabas. Oo. Nag-ano sila. Nagpapago-bago. Yun siguro. Oo. Di ba? May mga cases na ganun. Bipolar. Bipolar mo ba yun? Hindi, iba pa yung bipolar. Eh, mas magabi yata yun, 16. Hindi, parang ano yata yun, parang nagbabalat kayo, di ba? Umaarte lang, paggabi, iba naman siya, parang ganun. Oo, parang ganun. Or me, kasi parang psychologically, merong isang stronger than the other personality, so may lumalabas to survive. Survival, ano yun eh, survival technique ng tao daw yun eh, as psychologically speaking. Parang kung halimbawa, yung pinaka main person na kilala mo, pagka natatakot na siya, merong ibang lumalabas na iba na hindi siya. Tapos meron pang iba pang lalabas. Wow, iba-ibang personality. Oo, parang ganun. Parang to take care of the weaker ones. Parang maganda sa isang tao yun, di ba? Kung nadi-depress na siya eh, may isang very strong personality na papasok sa kanya. Yeah. Nangyayari. Oh. Sana nga po, tumating yan sa inyo. Oo nga. Pero ang hirap nun. Pero Miss Irma, may after ba ng pagiging artista ninyo, may balak po ba kayong mag-direct din someday? Well, I'm not opening the doors to that. Maybe if the right project or the right time and I think I'm ready to do it, bakit hindi? Minsan na naisip ko, bakit nga hindi? Minsan may nakikita ako, especially kung theater, may mga nakikita ako na pwedeng gantong gawin, pwedeng ganyan gawin. So, maybe, cross the fingers. Okay, Miss Irma, meron ho kami ibibigay na pangalan ng artista. Pwede niyo ba silang ma-describe ang kind of acting na ginagamit po nila? Ooh, okay, kind of acting? Okay. Oh, yes. Kasi ho, magaling kayong umarte, di ba ho? So, ibig sabihin, may kay kayong ma-describe o makita ang kagalingan ng bawat artista ho, di ba ho? Well, I will try, but... Okay. Yeah. Number one, Nora Honor. Ayun, subtle acting yan. Subtle acting. Number two, Vilma Santos. Very dramatical. Number three, Maricel Soriano. Maricel. Wow. I haven't really, well, oh my God, do you ask that? I don't know. Hindi masyado na. Michelle, medyo hindi masyado. Sharon Cuneta. Simplicity, siguro. Simplicity, oo. Gina Alahar. Intense. Hilda Coronel. Very intellectual. Aha. Miss Celia Rodriguez. Ooh. Bitchy. Cherry Hill. Classy. Wow. Classy ang dating. Susan Africa. Oh, si Susan.
Susan is a, I know Susan, okay? Yes. Sa kanya kasi, it's like, sino yung sinabi kong very simple? Sharon Cuneta. Sharon. No, no. Sharon, yeah. That's right. Ano ho, yung kay Susan, ano ho? Yeah, very simple din. Simple, no complications din. And no complication. Sino pa bang artist na pwede natin sabihin? Imelda Papin. Artista! Ano ka ba? Nawawala ka pa sa sarili. Ay, ako nawawala. Okay. Yes. Oh, Gloria Romero. Oh, Gloria Romero. You know, simple story lang. I work with Tita Glo. I am so amazed by how this very, very classy, elegant lady carries herself. Iba talaga yung training nila noon as compared to the training of the actors today. Mm-hmm. Iba, the very disciplined. Mm-hmm. Susan Roses. Same wavelength. Same wavelength as Gloria Romero. Mm-hmm. Boots Anzurua. Boots Anzurua is also very intellectual. Mm-hmm. And very simple. Uh-huh. Isa pa ho rito, last, Don Silueta. Don Silueta. Ano bang klase ng acting niya? I haven't really... Dramatic. Pwede rin siguro very dramatic. Oo. Pwede rin siguro. Mm-mm. Yeah. Pero, Miss Irma, kapag nag-ano ho ba kayo, gumagawa kayo ng mga teleserye o kaya nasa mga studio kayo, na-starstruck pa rin ba kayo sa mga artista o hindi na ho? Opo naman, minsan. Lalo na pag first time ko siyang nakatrabaho. But most of the time, nasa starstruck ako sa mga senior actors. The likes of Gloria Romero. Wow. Yung mga ganyan, Susan Roses. Yun. Mas nasa starstruck ako sa kanila. Kasi you know that these people have gone through a lot and they're still there. Yeah, of course. Nandiyan pa rin sila. After many, many years. Di ba? I know. Still alive and kicking. Yes. After Eddie Garcia. Lalo pa ho ang pelikula, masyadong mahigpit ang competition dyan to stay dyan ho sa showbiz industry, di ba ho? Totoo yun. Dahil maraming magagaling na actress, marami rin magagaling na actor. Totoo yun. Di ba ho? Pero, Major. Pero kaya lang, never kayong natakot kahit kanino ho. Talagang palabas. Ano po? Never ho kayong na-intimidate kahit kanino. Never. Hindi, wala pa naman. Mababait pa naman yung mga nakakasama ko. Pero meron ho ba kayong na-experience yun na ho ba yung na-snap kayo? O kaya na-light kayo ng mga big stars, mga gano'n? Well, hindi naman siguro nalait, pero the snub, that's part of it eh. Parang kung hindi ka nila kilala, so parang hindi ka nila kilala. So, ganun lang yun. Eh, bulong nyo nga ho sa akin kung sino ho yun. Bakit? Wala lang mo makakadilig tayong dalawa lang. Misis mo na lang. Tawa. Huwag kayo makikinig, akang dalawa lang ni Miss Irma. Huwag sa saan. Kasi ini yung nag-snap sa kanya. Tawa si Miss Irma, hindi nila kapagsalit. Ay, nako.
podium. Yaan mo na sila. Ganyan lang talaga. Oh, ganyan talaga ang buhay, di ba? Oh, kahit naman di ka, kahit hindi ka naman artista, kahit sa, nasa ibang field ka, yes. Yung mga senior talaga, yes. Siyempre, minsan may mga... Tsaka baka naman kasi, yung time na yon baka may pinagdadaanan yung tao, kaya hindi ka napansin. So, di mo rin alam eh. Ano palit nyo? Di mo alam. Oo, oh, oh, di mo alam kung saan ba siya nang galing, ano bang iniisip niya, baka may problema siya, baka kaya ganun siya. So, di mo alam, di ba? So, Miss Emma, may nag-text rito, initial lang na lang daw. Initial. Ayoko nga. 26 letters lang naman tayo meron eh. Ayan, initial na yan. 26 letters. Yeah, ba? Yun ako ba yung blue? 26 letters? San ho humuhugot si Miss Irma Adlawan ng galing sa pag-arte? Okay. Kasi bago po ako nag-television tsaka nag-pelikula, nag-theater po ako. So, galing po ng university. Tapos after the university, nag-professional theater po ako sa CCP. So, yung training po talaga namin, especially when nagpunta na po ako ng CCP, ang training po talaga namin every day. So aside from meron kaming rehearsal sa gabi, meron po kami para kaming bumalik sa college, meron kaming klase sa acting, voice, dance, script analysis, meron pa kaming minsan may martial arts kami. So lahat ng fields of ano, meron, we were trained. So yung actors company noong theater company na yon, they're actually usually trained. Tapos aside from that, may training ka na, tapos nagagamit mo pa yung training mo dahil meron kayong plays na ginagawa. So I think yung foundation na yon na pinanghahawakan ko, doon ako humuhugot bawat ginagawa ko, doon ako kumukuha ng information, anong gagamitin, because we were given the tools for an actor. So these tools, I get to use. Dahil yun yung napag-aralan ko, nagawa ko. So somehow, meron akong maraming, nabaul ako ng maraming paghuhugutan. Ganun pala po yun. Oo. Miss Irma, meron ho ba kayong dialogue na hanggang sa ngayon, eh, memoryado nyo pa rin? Wala po. Wala kayo bang, wala ba kayong naging markado sa inyo yung dialogue nito? Wala ho ba kayong ganun? Actually, yun nga minsan sinasabi ko, na natutuwa ako dun sa mga kasama ko sa mga play, sa film, sa ganito. Natatandaan nila yung mga linya. Oo. Tapos sabi ko, ako, pagpasensyahan nyo na ako, sabi ko ganun. Kasi ako, every time I do a project, whether it's film, TV, or theater, especially theater, pag natapos ko ng gawin, kumbaga parang isinasantabi ko na. I think partly because that is the reason why they're telling that I can memorize so fast. Uh-huh. That I can memorize so quickly. Yung pagbinigay mo sa akin ngayon yung especially sa TV, uh-huh, mabilisan, minsan may mga revisions kasi hindi mo yan makukuha before the day of the shoot or the date. So, that bibigay sa'yo sa set. So, minsan nagugulat sila na, na-memorize mo yun, dalawang pages na yun, ha? So, I think the reason why na-memorize ko is, hindi ko siya, kung natapos na siya, hindi ko siya nire-retain. So that I have a vast place for new dialogues, for new information that I will need. So, ibig sabihin, madali nyo rin makakalimutan ko yun pag natapos. Yes. Oo. Pag natapos ako, automatic yun. Nag-automatic shut off yung brain ko na, okay, tapos na yan. Uh-huh. We go to the next. Ah. We go to the next. So, yung next,
bigay mo sa akin, sandali ko lang anuhin yun. Nami-memorize ko na. Ganun ho ba talaga ka-importante sa isang artista ang magaling magmemorya? For television, it is. Yes. It is very important. Partly because television is palaging mabilisan eh. Wala kang time to digest. Wala kang time to discuss. Wala kang time to question. Most of the time, kasi for airing, yun ang problema eh. Pag yung pag inabutan ka na ng for airing, wala na eh. Mahihirapan ka na. Wala ka na nung liberty to go into, you know, having to read it and then give me time to memorize. It's very important for television. Good memory recall is very, very, very important. Especially sa television. Especially kapag ang mga director mo, Joel Lamangan, wherein Joel Lamangan blocks how many sequences in one setup. And different sequences, hindi siya sequences na magkakasunod. So kung halimbawa, 10 sequence yun, dire-diretsyon yung gagawin yun. Magpapalit ka lang ng gamit, babalik ka na sa set, sasabihin mo na uli yung linya mo. So, pag mahina ka mag-memorize, medyo nababrand ka pag television. Naku, huwag yan, mahirap mag-memorize siya. Naku, huwag mong bibigyan ng mahabang linya yan, hindi niya ma-deliver. Miss Irma, meron mo bang ganyan mga artista? Mayroon. Marami, meron po na ano, pero it's not, hindi naman nila kasalanan yun. Minsan talaga, merong mabagal mag-memorize. Kaya most of the time, some actors, they really tell the production, hindi ako ganyan kabilis mag-memorize. You have to send me the script a day before. Ganun. Para meron silang time to study. Mm-hmm. Pero syempre, sa television, gusto nila yung mga quick study. Sandali lang na, memorize na. Aho. Sa hindi ho ba iba, hindi kailangan magmemorya or adlib naman sa hindi? No. There's still script. It's like the mainstream. Meron kang script. Pero kasi ang pagkakaiba lang nito, ang pagkakaiba ng mainstream tsaka hindi. Pag binigay sa iyo yung script because the director is usually the producer of the film. Yun na yung script na yon. Kung may mababago man, konti lang. But with mainstream, your director sometimes is not the master of the film because you have your producers that will tell you na, ay, ayaw namin yan, ay, ibahin mo to, ay, hindi yan, ano. So, medyo minsan mawawala-wala ka ng konti kasi lalo na if the producers think that it's not gonna earn, so hindi mo naman sila masisisi because it's their money that is being used, so kailangan bumalik sa kanila yung nilabas nilang pera, triple o quadruple na ganun. So pag mainstream, medyo more producer oriented than director oriented. Pag independent, it's really the director that handles most of the ano, and the writer. Eh sa mainstream, ang mga writers, they're just being told to write. Miss Irma, meron ho kaming station ID rito. Isang request yes. Lang ho. Pwede ho bang ganito yes. Ang sabihin ninyo? Hi! Ito po si Miss Irma Adlawan at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipino America. Promise, ha? Okay. Hi, ito po si Irma Adlawan at nakikinig po kayo sa Radyo America. Tama? Radyo Pilipino America. Ulitin po natin. Radyo Pilipino America. Oo. Miss Irma, uulitin po natin para ma-record namin. Hi, ito po si Irma Adlawan at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipino America. Promise, ha? Okay po. Okay. Hi, ito po si Irma Adlawan at nakikinig po kayo sa Radyo Pilipino America. Promise, ha?
Wow! Correct! Pinatunayan lang niya na mabilis talaga siya. Diba? May feeling pa! May feeling! Okay! Miss Irma, thank you very much so sa pagbibigay niyo ng oras sa amin para makausap ko ho kayo at ma-one-on-one interview namin kayo rito sa Radyo Pilipino Amerika. I'm sure marami ho mga tagahanga niyo ang napasayan ninyo. Maraming salamat din po at more power. Yes, at saka yung ano ho namin, itong radio program, show na namin ito, naka-record ho ito at inilalagay na namin to sa YouTube at pwede nyo at pwede nyo nang i-post to sa Facebook ninyo kung sarasakali. Thank you din very much. Miss Irma, ano masasabi nyo pahuling salita sa mga tagahanga nyo? Okay. Sa inyo pong lahat dyan na nakikinig, maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay. Sana po meron naman akong nasabing message para sa inyo. At maraming salamat po sa mga support ang binibigay nyo sa pelikulang Pilipino, sa palabas na Pilipino. Patuloy po nating mahalin ang pagiging Pilipino. Okay. Thank you very much, Ms. Irma, and bye-bye! Bye-bye! More project to come! Thank you! Bye-bye! Yes, bye-bye! Yes, yan po si Miss Irma. Adlaw na po ba ni Irma, no? Talagang, at saka, ready talaga siya sumagot ng mga questions. Alam mo lang, OG, yung mga sinasabi niya, totoo yan. Kasi na-experience niya. May ganun talaga na mga, yung mga pabigate na mga artista na sila akala ng sinasabi. Pero ikaw, sasabihin mo talaga kung sino-sino yon. O sino-sino yon? Sino? Sino nasabihin, I don't like her. Sino? Bea Alonso. Yes. Si Bea Alonso pala. Ikaw naman, Marlin, sino naman ang mga nakasabi mo artista na hindi mo nagustuhan? Kaya si Angelica, Panganiban, Maate, Sara Geronimo. Ayaw mo na yan. Eh, si Geneva Cruz, favorite mo. Ay, lalo. Anong ginawa sa Geneva Cruz? Paano kasi kanya, sabi, tatakbo na yan, picture. Wala siyang tayo makipag-picturean. Ang ginawa ko, wala siya yes! Ang ginawa ko, dinandyan yung line. Gumita ako, dalawang kamay, harang magpa-picture na kayo, hindi makakadaan. Ginawa ko yun, di ba? Alam mo yan? Piling sikat! Yes! Kala mo, pinagkakaguluhan! Alam mo, ang focus na si Pipi Yuson! Diba? Kuda! Piling sikat! Diba? Siya lang naman ang guest. Bakit may show pa ba siyang pupuntahan after noon? Wala. At nagmamadali wala siya. At nagmamadali ka pa pupunta na. Hindi, may balita ako, di ba, in-announce niya na they're going to San Francisco. Kaya nagmamadali siya. Mayroon na gusto magpa-picture sa kanya. Bakit ganun? Eh, lapit-lapit lang naman ang San Francisco. Siguro naman, hindi naman kailangan ganun kaya. Hindi naman Manila yung Philippines. Kahit siguro mag-drive ka pa mag-isa niyo, kayang-kaya, di ba? Oh, gee. Halatang-halatang feel na feel niya siyang superstar. Kasi ang lapit lang ng San Francisco di ba? Pwede kang mag-wait di ba? Good thing. Lapit-lapit na. Nasa LA na pala siya. 5 hours lang yan. Hindi naman Philippines yung pupuntahan mo at mahuhuli ka sa flight mo, di ba? Alam mo ba, Ochi, parang gusto niyang magsalita sana nung harangin ko. Eh, ang kaso, sa laki ko nito, tapos nakatalpak ka rin ng media. Ang isa nakapagsalita. Bye-bye.
Say no gluten. Eh, talaga, sa totoo lang. I don't like her also. I'm sorry to say that. Wow, talaga naman. Ayan, Geneva ha. I-ano mo yan. Take note for that na hindi kanila gusto. Mag-check ka ng attitude mo naman. Pwede ko siya ipasola sa Pilipinas sa si Geneva Process na nisnab na Basil Valdez. Oo. Samantalang si Basil Valdez ang tagal-tagal. Nagpa-picture na pa-picture. Siya pa lumabas nga sa booth para lang magka-picture dun sa labas na o hinahabol na siya. Hindi alam mo. Dapat hindi pa niya in-announce to. Napa-announce siya. Oo, gusto niyo. Yes! Ang mga tao naman, nandoon, din after that, nandoon na siya. Wala naman. Nagsabi pa siya, makikita niyo ako dyan sa harapan, magpicture-picture tayo dyan, mamaya, ganito, ganito. Kasi meron siya kinopromote na beauty thing. Ako nagsawa na kasi ko ng, ano eh, parating na sa San Diego, yan, nasa sa L. Sawa na ako, kaya hindi ko na pinagka-inaan. Ano po, OG? Hindi mo sa tao. Nandoon na ako, nakalandoon ako eh, siyempre, di ba? Ano pa yun sa akin? Kumusta po, man? Kaya ayan nag-initan ang ulo ng mga ano po. I love it. Ganun talaga. Sinong galit na galit? Ay, siya, si Marlene. Eh, Geneva? Oo, nag-iisip talaga ako sa kanya kasi... Ano ba, sasabunutan mo na ba si Geneva noong time na yun? Ay, hindi naman ganun. Inis lang ako, kaya lang gusto ko lang iparating. Makarating sana sa kanya na sana, Geneva, please. Makisama ka sa mga tao dahil sinasabi mo ka public figure ka and then dyan ka kumikita. Okay, so ano, treat them well. Okay? Eh, akala ko eh, excuse me, you're not a superstar. Yes. Yung ba yun? Ganun ba yun? Yes. Aba. Ganun. Oh. If you're not a superstar, ano siya? Wala yung star. Lucky me. Kaya. Oh, by the way, nandiyan ba si Chica Rica? Nagpaparamdam na ba? Oo, nagpaparamdam. Okay, tawagan na natin si Chica Rica. Nakikinig siya sa... Oo. Nagkaroon pa nga siya kung ano ang pronounced ng Atlawan. Oo, sige, at sige. Oo, teka, hanapin ko siya rito. Pwede nang tumawag si Chica Rica if ready na siya. Oo, hanapin. Kasi hanapin ko. Sa boses na lang niya, sa pakikipusap niya sa akin, napaka-down-to-earth person niya. Kaya naman na marami ang humahanga sa kanya, di ba? Kasi ako, hindi siya yung sikat na sabihin mo, pero hanga ako sa kanyang mati pag si Erna ay Atlawan. Kaya kilalang-kilala ko na rin siya. Kaya kung nakikinig ngayon si Chica Rica, pwede bang tawagan mo ko at hinahalam ko pa rito yung... Ano ba ang pangalan niya? Anong pangalan niya dyan? Boy! Boy! Jackie Cole Kana Chica Rica. Jackie ko rin. Boy. Na Chica Rica. Teka na, si Boy? Kasi si Girl. Nandito na siya kanina eh. Anong dyan na ba? Eh, wala. Magmamak muna daw siya. Kasi napakagaling sumagot ni ano, di ba? Napakagaling siya. At saka na-upload talaga kung yung mga sinasabi niya. At saka ang bait-bait na hindi siya nagmamadali, di ba? Ito tayo nagmadali. Kaya lang, siyempre, may time tayo na hindi naman natin pwedeng. Ano mo, parang wala pa. Gusto ko sana nga siya sa nangyay. Bakit wala kang Facebook? Pinalaw ko siya ng love life kasi nangangaan ko siya. Gusto ko malaman kung hindi natin dapat daw. Dapat lang. Dalawang pag-isip. Love life at saka anak, anak. Love life mo. Yung love life mo. Asawa, may asawa ka ba, may anak? Isa mo na. Ano yung love life mo? Ano ba ang love life mo at asawa? Sa tatlo, parang hindi mo na-observe.
May kama-kama yan. Okay, nasa anak na ito si Chica Rica. Chica Rica, is 12 o'clock lagi. Baka nag-10 o'clock. Oo nga, ano pa nangyayari? Chica Rica, sabi ko, tumawag na. Para maka... Ano, boy ba? B-H-O-Y, ano? B-H-O-Y. Kaya inahanap ko pa si Rito eh. Ano? Kaya inahanap ko pa Rito. Sana ko makatawag-tawag siya. Para hindi ko nahanapin dito. Inahanap ko pa kasi yung pangalan niya rito. Ito yung mahirap eh, di ba? Hindi number ang inaano rito. Ayun, nakita ko. Oo, mukha naghahanda siya eh. Ako natatawa. Ako? Nasa na, ayan na. Salamat, nakita ko na siya. 5 minutes pa. O sige, tawagan mo si Ochi ha. Okay. O, tawagan mo si Ochi. 5 minutes pa daw? Ano 5 minutes? 5 minutes pa daw. Pa siya. Ay, hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. Ay, ganun pala yun. By the way, ang oras ho natin is 12:07. And then, for the meantime, by the way, Ochi, nandito na pala si Gabby Concepcion. Nasaan na? Oo, nandito na. Kasama na. San Diego? Kasama na niya si Doctora Tess. San Diego ba sila ngayon? Yes, nandito na. Kaya si sabi ni Doctora Tess, see you tomorrow. Nandito na pala. Sa LA. Yes, Teka lang, okay, batiin muna natin yung mga ano, yung mga ang mga nag-like sa atin sa Facebook. Oo nga, aywan ko kung gising pa si Gary kanina, nakikipag-chat sa atin. Nakikipag-chat, Gary, sa taana. Sagamana na siya daw. Jerry yun, si Jerry. Jerry Santos, hindi Gary. Jerry Santos, yes. Si Kuya Jerry yun, kilala ko ng matagal yun. Ano ba siya? Akala ko hangin din ko. Hindi, si Jerry Santos yun. Kaibigan ko si Lisa. Kasi me and Lisa, we are talking about dito sa chat. Bigla siyang nag-login. Lisa Pierre. Oo. Kasi sabi nga ni Miss Lisa, gusto daw niya pumunta dito, pero kailangan daw, hanapan daw siya natin na hindi na dito. Mahirap. Kasi hindi naman yung katulad dyan sa Chepa na parang... Hindi yata ganun kadali. Alam mo, ang pinaka-the best na lang siguro, mag-vacation ka na lang, di ba? Huwag kang mag-expect na ganun, mahirap ko, eh. I will try kasi iba kasi dito, wala kasi dito mga Filipino store dito, wala naman eh. Makainan lang, wala mga katulad sa Japan talaga, mga grupo, club. Eh, dito wala naman mga club eh. Mga Pilipino, mahirap maghanap naman. Eh, Japan kasi dun eh. Siyempre, mahilig sa... Ang Japan, mahilig sa mga club. Kasi saan? Sabi nga nila, Japan. Sa kahirapan. Oo, totoo yan. Kaya yung... Kasi dito mahirap manaman. Kaya yung hinihingi ni Lisa, mahirap yun. Mahirap talaga. Kahit anong galing ni Jackie. Ewan ko, mahihirapan. Ewan ko na, kasi paano natin doon siya ka-jubi. Siguro kakanta ka libre. Ganun nangyari. Ganun talaga. Oo, libre, di ba? Siya libre talaga. Libre yun. Kasi may mga sarili ng empleyado yun eh, di ba? May mga banda. May banda na yun eh, di ba? At saka bawal kasi yan dito na mga. Oo, bawal. Bawal, oo. Walang working permit, tapos kakanta ka. Mahirap din naman yun. Malalagi sa alangan. Okay, batiin muna natin si Joji Nieves Ureta, Martin Gumapelix, hello Martin, Maricel Metas Mansales, si Tita Elmag Bayani Flores sa Mayberain, si Victoria General, si Che Garcia, si Jun Tagonon Javier, si Kuya Jerry Santos, si Joy General, happy listening po. Ikaw naman, Jackie. Yung bautiin ka ba? Marlene, ikaw. Okay, si Linda Gabriel Careno at saka si Lena Gabriel Zapata ng Paradise Bow. Mm-hmm.
And also, batiin din natin ang mga si Roger Parajes, si Che Garcia, si Ami Panayaw, Laguren, Saroka, Esperanza Telma Cornejo Paumboy, si Alfredo Yumol, si Leia Spencer, and ako sila Jackie Dayoka na to. Yung mga hindi ko nababatiin sila, nandito na sila eh. Ba't babatiin ko pa? Salamat sa mga nag-like sa ano natin. Oo. At kung hindi pa sila, pag natupos kasi ako sa Manila, tungkol natin sa event, doon ko lang sila yung ano talaga, na nag-like talaga sa mini. Talagang nag-ano sila sa akin, naka-update din sila. Yes. Si Joey Buya, batiin din natin. Si Lisa Pet, Tate Abesamis, aha, si Che Garcia, habilisin ito. Ayan, si Benny Andaya, nag-like sa atin. Yes, si Benny Andaya, and happy birthday to Benny happy Andaya. Oo. Nag-like din siya. Nag-like din siya, sa yung senior ko, at saka si L4, si Moni. Ayan, of course, yung ano natin sa Hong Kong, yung maging kung ano siya, good luck sa kanya, si Rostar. Yeah. Ang listener naman ng UAA na si Christina Nilo Paranay, thank you sa parating pakikinig mo sa aming programa at sa iyong suporta. Si Abe Pagtama, Seferina Pulgar Ruiz, sino pa ba yung mga nag-like? Si yes, si Benny Andaya, nabati ko na. Okay. So, total na, antay pa rin natin si ano, si boy, iaano lang natin, ano, tawag niya lang siya. Oo nga, ganun nga gagawin. Oh, yung, kaya, sa, yung ano daw, nagre-request sila, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ah, wala pa tayo rito eh, kaya I'm very sorry, nakahanda na to. Hi, si Lisa. Oh, nakikinig siya. Hello po. Hi, Miss Lisa. Live kami ngayon. At saka yung mga nasa chatroom natin. Happy listening po dyan yung mga nasa chatroom natin ng Showbiz Watcher Radio Show. Okay? Ito po, para sa inyo lahat to. Para po sa inyo lahat to. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang.
doon ka, dito ako, hindi magkatagpo. Tawag ko'y di marinig, ba't kay layo mo? Lapitan man ay di mo makala, bingit mo lang sa akin ay walang pakiramdam. Sayang na pagmamahal, paano ang pag-ibig ko na walang hanggan? Sana'y maghintay ang walang hanggan, hanggang makilala mo ako ang iyong mahal. Pagkakaw at ulan, ita'y kalimutan. Magkapangako ko'y dumating sa kailanman. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sana yung panlingap ay muli kong matikman. Subalit kong paglimot ay di mapigilan. Alalahanin mo kay taga kitang hinintay. Ang puso ko nilaan sa'yo. Pagod na nanginginig, baka magtampo. Naghihintay ang lagi kong pag gayang di mapapantayan. Sayang na pagmamahal, parang hangin lamang sa iyo'y nagdaan. Sana'y maghintay ang walang hanggan, hanggang makilala mo ako ang iyong mahal. Baka kong matutuhan, kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y... Yes, yes! Oo, ready na po. Okay, papatayin lang. Hello sa inyo lahat dyan, sa mga nakikinig. Yeah. Narinig na namin ikaw. Okay, Chika Rica, kamusta ang weather ngayon dyan sa Saudi Arabia? Well, ang weather naman dito ngayon ay napaka-masyadong mainit ng konti. At maaga pa naman, 10:30 pa naman ang umaga, kaya medyo hindi pa namin ramdam ang init. Aha, yes. Wala bang mga event na nangyari dyan? Event, maraming event ang nangyari. Siyempre at kung mapapanood nyo ang aking Facebook, ay nagkaroon ng Thanksgiving party ang aking mga kaibigan na sina Sir Linda at saka si Sir Ricky ng Tama. Ayan, this coming Thursday, ayan, mag-i-insel naman po kayo isang induction ng isang group dito sa Saudi Arabia. Yes, by the way, Chika Rica, nadinig mo ba kanina si Irma Adlawan, yung naging one-on-one interview natin? Oo, kayo OG, alam mo ba yan si Ma'am Irma Adlawan na yun, ay napakabait na tao na yan. Nakita ko yan, nagsusurf yan sa Manila, something sa ibang ano. Nakita namin yan talaga, napakabait, napakasimpleng tao sa personal. Oo, totoo yan. Napakasimpleng tao. Saan mo siya nakita?
Sa may ano, sa may... Yeah. Sa may nag-ano sila, sa may movie. Mm. Parang nag-parang play sila yan, ganyan, kasama niya sila yung Domingo, yung mga ibang stars na talaga. Mm-hmm. Yes, oo. Tanong? Wala. Okay, Chika Rica! Kain ka na ba? Kasi nagugutom kami. Nag-copy pa lang ako. Alam mo naman ako eh, ano lang ako tayo ngayon dito. Oo. Yes, oo. Meron ka ba bang mga tumitira sa'yo hanggang sa ngayon, Chika Rica? Kay OG, ang mga tumitira naman sa akin, yung pinag-iubasan niya, kahit kamatikin ko, mga tumitira nila. So, bakit ko sila papansinin, di ba? Tama! Papansinin mo sila. Oh. Papansinin mo sila. Bakit mo sila papansinin? Eh, hindi ka sila nagbibigay sa akin ng any amount. Oo. Oh. Sila aintindihin. Dead ma, di ba? At Jackie? Isangla mo na lang sila. Sisikat lang sila, di ba? Pag binatulan mo. Oo. Oh. Naman. Ayan, si Miss Lisa nag-iinig sa atin. Hello, Miss Lisa Javier. Hello daw, Miss Lisa. Hello, Miss Lisa Javier. Ayan, tirada balita. Oo, di ba? Oo. Sa atin ngayon siya. Oo, at papunta yan dito sa Amerika sa November. Ang balita namin. Yan ang isa sa mga. Kaya, OG. Yes. Babatiin ko muna si, ano, si Sunstar, yung singer na OFW. Yung kinanta niya yung pusong bato ba yun? Puro nasingin ko yung naiipin to. Kanina pa yung nakikinig sa atin. Ah, si Wilma. Si Wilma, oo. Kanina pa nakikinig. Oo, yan. Hello, Ma'am Wilma. Ayan. Oo. At nasa chatroom natin yan kanina pa, di ba? Oo. Nasa chatroom natin kanina. Ano yan? Lumaban na ba siya? Wala pa. Ay, hindi pa. O, ngayon, ano pa? August 30 pa yung ano. August 30 pa. Malalaman natin. Mm-hmm. Eh, prayer na lang natin siya. Ayan, guys. Yeah, sa lahat po na nakikinig, natanong nyo doon ng Chika Rica, Batian on End. Supportahan po natin. Ayan ang ating kaibigan, si Wilma. Okay. Wilma. Okay. Uh-oh. Okay, Chika Rica, umpisahan mo na ang Batian Fortune. Nasaan na yung tugtog? Yun ang Christmas niya eh. Nasaan na may tugtog? Wala trademark mo lang yan, Chika Rica. Ayan, ang chat ng guys. Isang magandang araw lang po sa inyo lahat. Ito naman ngayon ko si Chika Rica para sa ating Batian on Air. Dito lamang syempre sa Facebook. Ayan at syempre guys, sabayan tayo nakapakinggan sa Radyo Pilipino America Showbiz Water. Ayan, maraming salamat kay Kuya OG Cruz, kay Ate Merlin, kay Ate Jackie Dayoha. Ayan at syempre guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan at syempre guys, abangan nyo po ako sa Wednesday dyan sa induction ng Minsu, the Mom Chapter. Ayan, ako po ang mag-MC. Sana po mag-MC po tayo sa darating na Thursday. Ayan, at syempre, binabati ko muna, of course, Kuya OG Cruz, si Ate Jackie, si Ate Merlin, si Ma'am Milma, Sansan, si Ma'am Lisa, Javier. Ayan, at syempre, si Ninay Calope, si Shakira Gama, si Denine Walde, Galier Gas, Eduardo, Rena, si Romero, si Molly Barnes, si Brian, Dave Lopez, Stanley Pacho, si Ariel Cruz, si Roel Longayo, si James Tim Pahon, Victor Miranda, si Chet Lamani, Cuarto Cruz, si Mirky Sablet, si Mir Ignacio, si Albert Glenbele, si Che Garcia, si Ronald, si Yusel Cuito, si Blay Nathaniel, si Laplin Mayor, si Vilma Romualdo, si Junior Chris, si Zainab Dean on the Passionier Fashion Shop, si Rich Bong Janio or si Pico Boy, si Jack Waterno, Galdona, si Mitchell Iha, si Mark Louis Carignaca, si Delia Moreno, si Rene Cove, Nicolás, si Pérez Rada, si Torcas Perla, si Marco Polo Tomas, si Mercer Hotel, Alcobar Chapter Branch, si Art Draft, si Don Juan Aguido, Corpito, si Felipe Agustin Feliciano, si Pasipanica, si Chindoro Gonzalez, si Kali Dos Pocres, si Maureen Masaganda, Akong Jackal Carbulando, si Elizabeth Rapis Balahada, si Jerome, si Alice, si Tiger, si Gemma Santos, si Shakira Suga, si Gareta Martita, si Carmen Lukman, si Cura Dorty Managa, si Tess Admo, si Bulaklak Barota, si Maki Marti, si Princess Micaela Cassandra Martin, si Christopher Salayog Estrada, si Adele Alcheri, si Jaisa Seco Jutomo,
si Seth Martita, Supladita, si Chad Danila, Victorino Randy Langdito, si Janet Labatanyan, si Nela Roma, si Aleya Kim Kalunstag. Ayan, maraming maraming salamat sa mga viewers ko na yata, sa mga likers ko na yata, na back to you ko na all day. Okay, thank you very much, Chico Rica. Until next time on Monday, magkita-kita ulit tayo. Okay. Ayan, okay. Guys, at maraming maraming salamat po kayo lahat sa mga walang sawang pagtuto at pagsubaybay ng mga video kong ginagawa. Ayan, kung ano-ano mga video, mapadab, mas, mga batian on air, at kung ano-ano pa mga kaganapan na pinupost ko. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga views ko, ayan, maraming salamat, syempre. At Merlin, at Jackie, Kuya OG, maraming maraming salamat. Si Ma'am Lisa, Lisa Javier, ng Terata Balita, ayan, maraming maraming salamat. Okay. Salamat. Salamat. Thank you very much. Mm-hmm. At saka, syempre. Bye-bye. God bless and good night sa San Diego. Okay. Bye. Diyan, maghalo-halo ka muna para malamig. Okay. Yes. Yes. Dumako na tayo sa ating 12:30 a.m. na. So, it's time for us to say goodbye. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig sa atin dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Hanggang Monday! Sa muli! Sa Sunday pala, mayroon tayong special tayo. Show. Sunday, yes! Event! Oo, oh, ano kaya mangyayari dito? Oh, excited! Diba? Oo! Pabangan ang ating special presentation on Sunday. Diyan o, Lunes dyan sa inyo. Sa Pilipinas. Ang special presentation ng Showbiz Watcher Radio Show. Okay, magpaalam na. Okay. Salamat. Magpapaalam na kami hanggang Sunday po. At saka Sunday po. Bye. Bye-bye na po. Hello. Good evening po sa inyong lahat. Good afternoon. Ito na po. Magpapaalam na naman po kami. Muli, makikinig ulit kayo sa Sunday at saka sa Monday. Sunday, abangan ang aming presentation. Surprise! Ay, naku. Natapos na naman ang Friday. Ano? Isang week na naman. Ang bilis. Malapit na naman ang ano. At saka tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang guesting natin. Yes. Ano? Hindi na udlot. Oh. Hindi tayo na zero. Oh, hindi baka sa Monday, si, kilala mo si... Sino? Pinapaano ko yung ibang mga artist na banda natin, si Katya. Ah, si Katya. Yung, ano ba yun? Katya Santos? Oo. Ah, si Katya. Na-interview mo na ba siya? Si Katya. Oh, hindi pa. Katya Santos. Oo, Katya Santos. Di ba yung sa ano yun? Sino siya ngayon, OG? Si Katya Santos, yan ba yung... Ikawan? Yung Bold Star dati, okay, o hindi? Siya yung sa ano, patikim ng pinya. Ay, kaya sa ano, roses yan, ha? Kasama siya doon, nagpalit lang siya ng pangalan ngayon. Hot Babes siya. Yeah, Hot Babes, yes. Pero ano siya? Ay, salamat naman kung meron tayo. Makakapagpahinga tuloy ako ng di oras. Kasi nagpakalit na yan ng pangalan si Katya, eh. May ibang siyang pangalan dati noon. Pinakatya pa rin siya ngayon. Yes, at makikita po natin bukas sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas. See you there. Okay, see you. Salamat din sa atin. Good night, everyone. Have a nice sleep. Ang dami pa lang nakikinig na sa atin. Ah, marami na ba? Talaga? At saka mayroon yung bago na... May chat room pa tayo, di ba? Mayroon akong yung tagaan din sa Saudi. Pamis FM din siya. Mm-hmm. Nilagay mo dyan sa chat room. Kaya dumadami ang ano natin, kaya yung chat room natin. Oo, kaya lang minsan may mga gumagamit ng chat room natin pag wala tayong show. Wala naman so, wala naman, tahimik naman halos. Oo, hindi naman nabibwist yung iba na nag-aanohan. Kasi wala naman ang nakikita yung pag-ano ng mga 2 hours or 3 hours before dyan sila nakikita. Oo, tulad kanina. Okay lang yun, oo. Kasi okay lang naman yun, kasi okay lang naman yung ganung bagay. Kasi mayroon lang magre-reply sa atin mga bagong mga sino man ang mga ano. Ay, nako, natapos na naman. Hanggang kailan kaya? Hanggang sa Sunday. Okay. Okay. Huwag na tayo. Kasi kailangan natin matulog ng maaga. Oo, maaga. Because... kasi alis tayo ng 2 o'clock. Yeah, marami tayong gagawin. Marami tayong aanuhin. Kaya ganun. Okay, bye.
Mabay na po sa inyong lahat. Luluto na ako. Kain muna tayo sa bahay. Kain tayo. Oh, akala ko kakain tayo dyan sa ikaw sa...